Abangan natin ang Reciprocal Access Agreement plat na pinapangarap may pirmahan ng gobyerno ng Pilipinas at Japan. Ayon sa isang opisyal ng National Security Council, NSC, inaasahang may isasagawa ito sa susunod na taon o mas maaga pa. Ang LA na ito ay magbibigay ng malaking tulong sa pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng ating dalawang bansa sa larangan ng maritime cooperation. Kung maaprubahan, ang LA ay magkakaroon ng malaking epekto sa kakayahan ng Pilipinas pagdating sa defense, seguridad, at kahandaan sa sakuna. Parang Visiting Forces Agreement, VFA, natin sa United States, pero may dagdag na dulot na magpapalakas sa ating bansa. Ito ay nagbubukas ng mga oportunidad at teknolohiyang makakatulong sa pagpapalakas ng ating depensa, pagprotekta sa seguridad, at agarang pagresponde sa anumang kalamidad na dumating. Ang pagkakaisa natin ay magbubunga ng malalim na kaalaman, maliliit na diskarte, at malaking tagumpay sa harap ng anumang hamon. Isipin natin ang sama-samang pagkilos ng ating mga puwersa, ang palitan ng kaalaman, at ang pagharap natin ng magkakasama sa kahit anong pagsubok na ating haharapin. Magkakapit-bisig tayo, handang humarap sa mga hindi inaasahang pagsubok na may tapang at tibay ng loob. Ngunit huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng pagkakaisa sa ating paglalakbay. Ang LA ay hindi lamang tungkol sa depensa at seguridad, ito ay tungkol sa pagtatayo ng mga tulay, pagpapalakas ng mga kaibigan, at paglago ng diwa ng pagkakaisa na umaabot sa kabila ng mga hangganan. Ito ay isang simbolo ng tiwala at kooperasyon, na nagpapaalala sa atin na sama-sama, mas malakas, mas matapang tayong harapin ang anumang hamon na dumating.